from wherever you are. Hi guys. So, sumasakay kami ngayon ng taxi galing kaming Robinson's Iloilo City. Papunta kami ngayon sa terminal ng mga L3 papuntang Roro Dumangas. Detailed. Ka-awkward na nga kill Tagalog. Paano mo nalaman? Tagalog na lang ako. Ako. Okay, so let's go. Kasama ko ngayon si Casey. Bailey the Virgin and Zard. Okay, let's go na sa Roro Terminal. So guys, nandito na kami ngayon sa terminal ng L3 papuntang Dumangas. Ayan. Guys, andito na kami ngayon sa loob ng L300 van. Galing kami kanina sa Robinson's Iloilo City. From there, nagsakay kami ng taxi at yung pamasahin namin is 100 pesos mula sa Robinson's Iloilo City papunta dito sa terminal ng van for 100 pesos dito sa Tikod Terminal sa La Paz. So guys, mula dito sa Tikod Terminal, pagsasakay ka ng van, yung pamasahe is 50 pesos papuntang Dumangas. Hello guys! So andito na kami ngayon sa Dumangas Port. Mula kanina sa Tikod Terminal, bumaba kami dito sa Dumangas, sasakay ng tricycle. So mula sa Tikod Terminal, ang pamasahe namin sa L300 van is 50 pesos hanggang sa sasakay ng tricycle dito sa Dumangas. So from sasakay ng tricycle hanggang Dumangas Port, yung pamasahe namin is 40 pesos per head. So andito na kami ngayon, waiting for the barco to come. Okay, so check attendance muna tayo. So kasama ko ngayon si Bailey, si Carl, at saka si Casey. Guys, andito yung barco. Papasok na kami sa barco. Ikaw to nagsinggit? Hi guys, andito na kami ngayon sa loob ng barko, Montenegro. Yung pamasahe sa Montenegro is 96 pesos from Dumangas to Bredco, Bacolod, Seaport. Merong terminal fee na 30 pesos dito sa sa Dumangas Port. So yung binayaran namin is 96 pesos na pamasahe sa barko from here, Dumangas Port to Bacolod Seaport Terminal, at saka 30 pesos na terminal fee. Alright, so let's go to Bacolod City! So guys, andito tayo sa Bacolod City! Andito kami ngayon sa Manokan Country. So guys, yun nga, nag-dinner kami sa Manokan Country. So after namin ng Manokan Country, dito kami nag-check-in sa Bacolod Pension kasi dito mura lang siya. Ang room nila is 900 pesos, aircon room na yan, pwedeng mag-walk in. So yun na nga, that was our day one of travel. So tomorrow, we will see you at Don Salvador Benedicto. So wala na akong boses, matulog na tayo. Good night.
wala na po akong bosses. Guys, sumakay kami ng Ceres bus sa may southbound terminal sa Bacolod City. Pag sakay nyo ng southbound terminal, magsabi lang kayo na pupunta kayo ng Don Salvador Benedicto. So, ituturo kayo sa sa Cebu na bus. Papuntang Cebu na bus. Tapos, piliin nyo yung Don Salvador Benedicto, Cebu. Kasi yung bus na to ay dadaan talaga sa Don Salvador Benedicto. At kung pupunta kayo ng Jomax Peak, dadaan talaga ito sa may barangay Kumaliskis sa may Don Salvador Benedicto. So yun na nga, yung bus po galing sa southbound terminal is aircon na yun. Aircon yung bus na masasakyan nyo papuntang papuntang Cebu ito. Tsaka Baya Don Salvador Benedicto. So yung pamasahe dito is 120 per head mula sa southbound terminal, Ceres terminal, papuntang Don Salvador Benedicto. 120 per head po siya. So papunta na tayo ngayon ng Malatanong Falls. Wala na akong boses. Malatanong Falls sa may barangay Kumaliskis sa Don Salvador Benedicto. Alright, let's go! Hello guys! We just arrived! Lanong boses dito sa Malatanog Falls. Nakababa lang namin ng bus. Pagdating niyo dito, mag-sign in lang kayo doon. Dito kay sir. So hanapin niya kami ng tour guide. Lima sila. Lima sila. Malatanog. So, hanap niya ng tour guide and then mag-log in dito. May tubig kami dito. From viewing deck ng Malatanog Falls, pababa na kami papuntang falls. So, may dala kami mga sungkot kasi patarik ang daan. Ano yung mga kasama ko? May mga sungkot, may mga shades. So, alam sa inyo na. Mga bulalo. Maraming blind curve. Ito yung daan pababa sa Malatanog Falls. From here, overlooking yung yung falls. So, day 2 namin ngayon of touring. Negros Occidental. Makikita mo na siya, yung falls. Labas sa Puridan Log. So while trekking, maririnig mo yung mga huni, ng hangin, ng tubig, ng mga insekto dito sa gubat. Sambal ko sa inyo mga kaon kita balot kay gabi. So trekking. We're trekking. Papuntang Malatanong Falls. Medyo malapit lang mga 30 to 45 minutes based on your pacing. Pero parang medyo nag-shake lang yung tuhod mo while trekking dito pag hindi ka sanay. Pero worth it. Kasi ang ganda ng nature. Masarap yung hangin, malamig. Tapos maririnig mo yung sounds of the waterfalls. Tsaka yung ng mga sapat. Ha? Ay!
yung huni ng mga ano yan? Kuliglig. Ano na, ano nga mga ano ang huni? Ha? Gangis? Pispis? Masagana ang tubig dito sa Don Salvador Benedicto. Maraming falls. River. Tsaka ito, may waterfalls. Free water. Free water. So, ang mga persons, nanginginig ang mga tuhod. So, we've been trekking for 15 to 20 minutes now. At makikita namin yung falls. Talagang, ang ganda. Ang ganda talaga dito. Parang may mini rice terraces. Ayun, 360 degrees. Pero yung tuhod ko nanginginig. Ayun. Grabe talaga. Ang hirap. Silaw galing. Marinig mo yung mga ibon. Parang nagwi-whistle. Can you feel that? It's fresh air. Can you hear that? That's a whistling bird. Yung tour yan namin si Manong Rodolfo. Pwede niya rin si Manong tawagin Nonoy. Siya yung tour guide namin dito sa papuntang Malatanog Falls. Guys, can you hear that rushing waters? Wow, it's so clear. Dito pa lang to. Dito kami nakaabot ng falls. Lamig. Oh, it's so lamig. Can you feel that fresh air? It's so lamig. Mas taas yun niya. Isa sa pataan sa bago. Grabe, masagana ang tubig dito sa Don Salvador Benedicto. Can you see that? Guys, kung andito lang kayo, ang lamig ng hangin. Unlike sa city na ano, mainit yung hangin na dumadampas sa'yo, dito ang lamig-lamig. Nasungkod pa kami. Ayun, si Carl. Casey, yung sungkod mo dito. Ayun, punta na kami doon, malapit. Let's get a closer encounter with the waterfalls. Let's go! Let's get a closer look sa waterfalls. Maliliit lang naman ang mga bato dito, mga katulad na nito. Yeah, actual joke lang. So, ang lalaki ng mga bato dito. So worth it. Makikita mo yan, yung parang tubig na ano ng hangin. Grabe, ang lamig-lamig.
guys, so yun. Nakarating na kami sa Malatanog Falls. Tsaka yung tubig dito, parang may ice. It's super, super cool. Tsaka it's so clear. So crystal clear. At tsaka ang lamig na po. So, punta kayo dito sa Malatanog Falls. Sa may trending dito. Parang kayo kumalis-kiss. So worth it talaga yung oras nyo. So worth it talaga as in. Ang taas pa ng force. Isang lamig ng tubig. Sa first time yung napaglubog sa tubig talaga. Minimigyan pala yung tubig sa lamig. Pero, pag naka-ano na kayo sa tubig. Basta na lahat ng katawan nyo. Siya malamig na ano. Pero malamig pa rin pag tumahon ka sa tubig kasi ang lakas ng hangin, naka-cold yung hangin. Yun na, so mag-enjoy muna kami ng moment namin dito sa tubig. It's so, so cool. And it's so refreshing, it's so therapeutic. It's, you will really enjoy here. So kanina guys, solo lang namin dito yung falls. Kami lang yung tao talaga as it is. So, dito lang kami. Kami lang talaga yung tao dito kanina. Mula umaga. So meron silang mga ano newly arrived guests. Ay, hindi ko talaga, I can't help myself but to get amazed. Pero nag-change kanila nga palit, nag-ano na sa lamig. Nakulot-kulot. Maglamig pala. I'm so amazed with the beauty of Malatanog Falls. So yun, kaming tatlo lang yung naligo. Si Bailey, tsaka si Mar, tsaka ako. Si Casey, nilalamigan siya. Ayun siya, oh. Ayun. Ayun na maligo kasi super lamig talaga. Parang naliligo ka talaga sa ice as in. Guys, nandito tayo ngayon sa Jomax Peak. Our reservation is at 4 PM. So tara na, let's go. Hello guys, so andito na kami sa Jomax Peak. So, dito sa Jomax Peak, ma-witness niyo yung sunset. Yung sunset dito. Hi, Casey! Hi! So, dito, makikita niyo yung, ma-witness niyo dito yung sunset. Magandang sunset. Tapos, overlooking yung mga mountains dito. Tsaka, makikita din dito yung Malatanog Falls. So, ayun siya. Yun, makikita din dito. Mini rice terraces dyan. Yun, mini rice terraces. Overlooking yung mga mountains. So let's enjoy the night here at Jomax Peak, Don Salvador Benedicto. Hello guys! So, andito po kami ngayon sa Corvada Cafe and we're waiting for our food with the team Sagility. So, ito ang view namin. Look at that.
Diba? Ang ganda. Ito na ang pulupin ng car. Diba? Hello guys! So after namin ng dinner sa Curvada Cafe, it's time to chill and observe silence. So time na namin mag-chill-chill tsaka talk about life under the moonlight. Ito, yung sunset patapos na. Golden hour. Pero yung Roro nandito. So we're going to chill, tambay, observe the sky, looking at the stars and the moon, and talk about life. So that's Bailey. He's very tired. That's Zard eating butong, and that's Casey eating butong and having cafe. Wala ka lang sa pilit niya, magiging mata. Ano? Eating butong. Having kape. Kasi ko na kape. Tigga, ba't na si Buwana? Eating butong and having coffee. So, that's the end of our day 2 tour. Time slap. Time slap. So that's the end of our day 2 tour. We're going to relax now. See you tomorrow for another tour here in DSB.